Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. From water to wine. Nagmula sa tubig at naging alak. This is the miracle that happened at the wedding of Cana. They have plenty of water. In fact, even dito tayo sa Sapang Bato, we have a water reservoir, a natural source of water we just have to protect also. Kuminsan is also overused, but we have plenty of water, especially in our country, even in Pampanga. But wine, it's something that we prepare that really for a long time. The miracle is a miracle not only for those who are being wedded, but for us who may always see water, but we don't see the wine. From scarcity, kulang, wala, naubusan, magtago na tayo. When I mean magtago, let us keep something for the future. Pag we feel there's scarcity mentality, people begin to be insecure. Pag may pagkukulang, then nagkakaroon ng hoarding. Bigas man yan, ano man yan meron tayo ngayon, dahil natatakot tayong maubusan, we begin to think about ourselves. But the kingdom of God is not a kingdom of scarcity. Naubusan na sila ng alak. Wala na silang alak. When Jesus and Mary is in your life, it's not about scarcity. It's about abundance. From scarcity to abundance. Ano yung abundance? It's not only a mentality. It is a way of life. It is a way of living. Mayroon pa. Huwag kayong matakot. Kumain pa kayo. May sobra pa. Do you remember the miracle of the 5,000? When Jesus fed the 5,000, the first attitude is, kulang, wala, 5,000 yung gutom. 5 tinapay lang at saka 2 isda. There's scarcity. Kulang, wala na. But for Jesus, when He offered the bread, when He offered the fish, everybody ate yung 5,000. Sakto lang ba? Sakto? Hindi lang sakto. Sobra-sobra pa. They were able to gather another 12 weaker baskets of leftovers. Pag malapit ang buhay natin sa Diyos, pag malapit ang buhay natin sa pananampalataya natin kay Maria, papunta kay Jesus, ang inisip nating nagkukulangan, nagkakaroon pa ng sobra. Umaapaw, liglig, sobra-sobra. Even, it's not only about scarcity to abundance. It's also about from fear. Yung natatakot, wala ng alak, naubusan na tayo. Paano yung 2021? Wala pa yung vaccine. Baka next, baka wala, hindi tayo priority. The fear of, baka hindi na ako makakita ng trabaho. Baka hindi na tayo makabawi. Nagkasakit ako. Baka hindi na ako makatayo. Baka hindi na ako makatulong sa pamilya. Fear. Ano kaya ang mangyayari sa bukas? Ano kaya ang naghihintay sa atin? Fear. But it should not be fear when we are with Jesus and we are with Mary. The gospel is from fear to celebration. From water to wine. We have wine when we celebrate, as in our Mass. Ang tubig na naging alak ay simbolo ng mga taong natatakot at ngayon sila ay nagdiriwang. Sino sa inyo nung umpisa pa lamang natatakot? Ayaw nilang mag-umpisa. Ayaw na sila kang mag-aral. O kaya ang iba natatakot magpakasal. O siguro natatakot mag-umpisa ng responsibilidad. But now when they are with Jesus and Mary, realizing there is also the miracle from fear to celebration, like water to wine. Meron naman po yung mimisip lang mimisip,
They worry a lot. They are worried a lot. Overthinking. May mga taong ganyan. Hindi lang sila magaling. Overthinking. Masyado silang maraming iniisip. Marami silang masyadong tinatanong. Kung minsan, alam nyo po, meron ding grasya yung when you know hanggang dito lang ang araw natin, matulog na tayo. Hanggang dito lang ang kaya ko, ipasa Diyos na natin. Pag binigay mo na ang lahat ng mabibigay mo, ang Diyos na ang bahala. It is from worry to confidence. Hindi na ang kamay ko nagtatrabaho dyan, hindi ko na kaya. Ang Diyos na ang bahala. That from worry to confidence is a life that we would like to pray for you. Like water to wine. Sana tayong nagsisimba, we will not be too worried. Kumisan, ano kaya mangyayari bukas? Nobody knows. Just be confident. There will be more. In fact, wine, the longer it takes, the more valuable the vintage, the taste becomes better. Because we cannot wait. Let Jesus lead us. And ultimately, from the ordinary, it becomes special. Yung ordinaryong araw mo, kung minsan nakikita mo, nagiging special ang bawat araw. Meron po akong kilala, nagka-COVID. Siyempre, dating buhay niya, ordinaryo lang. Ordinaryo, tatrabaho. Actually, naka-abroad siya. Ordinaryo, nakikita niya yung asawa niya. Ordinaryo, nakikita niya yung anak na. Ordinaryo lang, nakikita niya yung apo niya. So, masaya naman siya sa buhay niya. It's an ordinary life. Doon, naka-abroad sila. They work hard. Nagka-COVID po siya. Na-hospital po siya. Hindi lang siya po naka-quarantine. Nagkaroon po siya ng talagang oxygen. And he was almost at the brink of dying. Nagpapadasal ang pamilya para lang mabuhay ang tatay nila. And now, he survived. Nag-text po siya sa akin, napakahaba. Father, my ordinary days, each day now is special. Dati, pagkagising mo, okay lang. Ngayon, literally, basta may gising, may blessing. Nagising siya at nagpapasalamat, lumabas na sa ospital. He does not only take his wife for granted. Inahanap-hanap niyang makita ang anak niya. Inahanap-hanap niyang makita ang apo niya. Dati, we just take it for granted. It's just like water. Parang ordinaryo lang yan. Meron tayo dyan. But this ordinary thing, when Jesus intervenes, when Mary intercedes for us, like Our Lady of Lourdes praying for us, especially for the sick, the ordinary becomes special. Ganyan din po ang naranasan ko. Nung nagkasakit yung kapatid ko, dating kapatid kong bunso, kapatid ko, nandyan lang. Umuwi ako, nandyan lang. Hindi ko naman inahanap. Seminarista ako. High school siya. Nung nagkasakit ang kapatid ko, inahanap ko siya. Yung makausap ko lang sa telepono, special na sa akin yon. Lalo na pag nabisita ko siya sa hospital, super special na yon. Before, I just take it for granted. It's ordinary. But when experiences of crisis come, the ordinary becomes special. Water becomes wine. Hindi ko naman sinasabing dapat magkaroon muna ng sakit. Dapat magkaroon muna ng problema. Dapat magkaroon muna ng kahirapan. No, hindi po sinasabi yun. Sinasabi ko lang, while we have it, we celebrate it. Let us be confident, let us be grateful, and let us see every day special. Minsan may tinanong, bakit naka-display yung magaganda mong baso? Bakit naka-display yung magagandang kandila? Kandila. Bakit naka-display yung magagandang, alam niyo po yung nilalagay sa lamesa, yung
parang cover sa lamesa, no? Ano po? Mga placemats, imported. Sabi nung may-ari, kaya hindi ko pa ginagamit yung baso, kaya hindi ko pa ginagamit yung placemats, kaya hindi ko pa ginagamit itong magagandang gamit na to, I'm waiting for a special occasion. Namatay na po siya. Hindi po nagamit because she was waiting for a special day. May nabasa po ako, why do you have to wait for a special day? It might not come. Let every day be special. Turn water into wine. Like what Mary said, pag may problema kayo in the ordinariness of our life, parating sinasabi ni Maria sa atin, go to Jesus and do whatever He tells you. Hindi naman sinasabi ni Maria, punta kayo sa akin. Never. Sabi ni Maria, punta kayo sa anak ko, kay Jesus, at gawin nyo kung anong sasabihin niya. I tell you, if you have that in your heart, the ordinary becomes special. Water becomes wine. Fear turns into confidence. Worry becomes celebration. Let this be our celebration of our Mass. Let this be our thanksgiving. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please stand.